Ang diwata, isang pangalan na dating umalingaw-ngaw sa mga presinto, ay nagbago sa kanilang buhay sa kapansin-pansin na paraan. Muli nating bisitahin ang kanilang paglalakbay. Noong 2016 na, naging headline si Dio Balbuena, na mapagmahal na kilala bilang diwata, matapos silang sugatan sa isang pagtatalo. Sa kabila ng kanilang mga pinsala, si Diwata ay nag-grace sa presinto sa Pasay City na may isang beauty queen's plan. Ang kanilang pambungad ay kapwa makata at mapanghimagsik. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Dumating ang internet sensation na ito para i-report ang dalawang kaibigan na umano'y nanakit at nasugatan gamit ang cutter. Ang konfrontasyon ay nagmula sa pagsaksi sa kanilang mga kaibigan na gumagamit ng iligal na droga sa ilalim ng Pasay Bridge kung saan sila nakatira. Fast forward 8 years at positibo ang naging takbo ng buhay ni Diwata. Nakalaya na sa kulungan at nagkasundo ang dalawang kaibigang nakipagsagupaan sa kanila. Si Diwata ngayon ay may-ari ng 24 hour eatery sa Pasay na Diwata Pears Overload Only Rice. Nang tanungin tungkol sa business name, paliwanag ni Diwata na sanay na kasi sila. Yun kasi naging palayaw ko noon pa. Nagsimula ang kanilang paglalakbay noong 2016 na nang dumating si Diwata sa Maynila mula sa Samar, umaasang mas maganda ang buhay. Nagtrabaho sila ng mga kakaibang trabaho bilang isang construction worker at nagtitinda ng kape, sigarilyo at candy sa gilid. Dahan-dahan, nag-ipon sila, bumili ng kaldero at kalan sa pagluluto at nagsimulang maghain ng peres, isang sikat na ulam ng mga Pilipino ng braised beef stew, sa mga customer. Ang eatery ay nag-aalok ng unlimited rice at sopas na may soft drink sa halagang ₱100. Mula sa pag-skivinging para sa pagkain sa mga basurahan, ang Diwata ngayon ay nakatayo bilang isang testamento sa kanilang binagong kapalaran. May disenteng bahay na sila, hindi na naninirahan sa ilalim ng tulay at may kotse pa. Ipinapaalala sa atin ang kwento ni Diwata na ang katatagan, sipag at determinasyon ay maaaring magbago ng buhay.